Chapter 8. Hindi pa rin ako makakilos at binuhos ko na lahat ng luha sa loob ng dati naming kwarto ni Ace. Hindi ko alam kung ilang minuto lang akong nakatitig pa rin doon sa check na hawak ko. Ayokong kunin yun dahil pinamukha lang niya sa akin kung gaano ako kababang babae. Bayaran lang sa panggagamit ng katawan ko. Nagpakasasa lang siya sa akin. 20 million. Napakalaking halaga noon at makakabili ako ng bahay at lupa. Pero wala akong balak kunin dahil walang katumbas na halaga ang pag-ibig ko sa asawa ko. Alam kong hindi praktikal pero pinunit ko, yun. Hindi na rin yun may papa encash sa bangko dahil nabasa na ng luha ko. Nalukot na, sunod kong hinubad ang wedding ring namin ni Ace. Pati na rin ang diamond ring na binigay nito sa akin nang nasa Cavite pa kami at nagha-honeymoon. Tandang-tanda ko pa ang moment na binigay niya, yun sa akin. Lahat naman ng moment namin dun tumatak sa akin. Sobrang sweet niya. Sana hindi na lang niya pinaramdaman sa akin. Ngayon hindi ko alam kung paano makakabangon dahil sobrang nahulog ako sa kanya. Pinunasan ko ang luha ko. Ayokong lumuluha kapag may nakasalubong ako na isa sa kamag-anak ni Ace. Doon na lang ako sa bisig ni Lola, iiyak. At sisiguraduhin kung ilalabas ko lang ng luha ko para mabawasan ang bigat ng nararamdaman. Pagkatapos nito ayoko nang iyakan pa si Ace. Kung ayaw niyang makinig, bahala siya. Pinirmahan ko muna ang annulment papers namin bago ko makalimutan, hindi ko na binasa, yun dahil nakita ko palang ang header ng document ay mas nawasak na ako. Nanghihina akong ibinalik ang pirmadong document sa envelope. Matapos ay nilaybot ko ng tingin ang kwarto sa huling saglit. Pinulot ko ang basag na cellphone at mukhang sira na, yun. Wala na akong magagamit. Iniwan ko na lang din liyon sa kama. Lumabas ako ng kwarto. Wala nang lingon nang sinarado ko ang pinto. Nang makalabas ako ng pinto ay dumber echo na ako ng lakad. Narinig ko ang pagbukas ng isang pinto. Venus. Natigilan ako nang marinig ang pamilyar na boses. Huminto ako pero hindi nagtangka na lumingon. Nakuyam ko ang mga kamao ko. Nanggigil ako. Narinig ko ang mga yabag na papalapit ng papalapit sa akin hanggang sa ilang sandali ay nasa harap ko na ang lalaking Sam Ayer sa akin. Venus. Muling sambit ni Grayson. Hindi ko alam kung saan ito kumukuha ng kapal ng mukha para makuha pa akong tingnan ng derecho sa mata matapos nitong magsinungaling sa lahat ng tao dito. Pinakita ko kung gaano ako kagalit sa kanya sa pamamagitan ng tingin. Sa talim ng tingin ko dito na parang patalim ay kulang na lang ay mapatay ko siya. Gumagalaw na rin ang pangako at ang tindi at mariin na nagtatadyes ang mga ngipin ko. Sobrang nasusuklam ako sa ginawa niya. Venus, pabayaan mo na si Kuya Ace. Tayo na lang dalawa, mas magiging mayaman ako kesa sa kanya. Mas paliligayahin kita, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Nagulat ako nang hinawakan nito ang kamay ko. Doon ay gusto ko nang magwala. Bakit mo nagawa, yun, Grayson? Sigaw ko na marahas na kinuha ang kamay ko. May gusto ako sa'yo, Venus. Unang kita palang type na kita. Hindi ba obvious? Ang kapal ng mukha mo. Sinira mo kaming dalawa ng asawa ko. Hindi ko na nagawang pigilan ang sarili. Isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa mukha ni Grayson. Sa sobrang lakas ng sampal ko ay tumabingi ang mukha nito. Dahan-dahan itong binaling muli ang tingin sa akin na mukhang wala lang bahid ng pagsisisi sa ginawa sa akin. Ayoko nang makita ka pa. Hinding-hindi ako magkakagusto sa kagaya mo, galit na sabi ko. Pagkasabi noon ay lumakad na ako papalayo. Mabuti at hindi na ako ginawang sundan pa ng lalaking, yun. Baka kasi magwala na talaga ako. Halos lakad takbo ang ginawa ko makabalik lang sa kwarto ni Lola. Pigil na pigil ang luha ko. Hindi ko na nagawang kumatok at bigla na lang na pumasok sa kwarto nang makarating ako doon. Nagulat pa si Lola dahil patakbo akong lumapit sa kama kung saan siya nakaupo at may tinutupi na damit na ilalagay nito sa malita na nakabukas. Lola, tere na po. Niyakap ko si Lola at doon na bumuhos ang luha ko. Apo, bakit? Sinaktan ka ba niya? Mas humigpit ang ginantay na yakap ni Lola. Umiiling ako habang humahagulgol sa may dibdib nito. Mas matindi pa sa pamimisikal ang ginawa ni Ace. Sana sinampal o sinuntok niya na lang ako para mas madaling gumaling ang sugat. Pero, yung mga salitang narinig ko, hindi kayang gumaling sa isang tulog lang. Mahal na mahal ko siya, Lola. Mahal na mahal. Hindi ko po kayang makipaghiwalay.
Nasasaktan na po ako, pero ayaw niya na po sakin. Tulo na ang uhog ko na nabahiran na ang damit ni Lola. Huwag mo munang ipagpilitan ang sarili mo, Venus. Iwan mo muna siya. Hayaan mo muna natin na lumamig ang ulo ng asawa mo. Pilitin natin na intindihin ang sitwasyon niya. Nabulag siya sa galit. May trauma siya sa dati niyang asawa kaya ganun lang ang reaksyon niya. Kapag lumabas na ang totoo, babalik at babalik siya sa iyo. Pero, Lola, kung mahal niya ako, sana naman pinakinggan niya ako. Sobrang nasaktan ako sa mga sinabi niya. Gusto ko lang pong umiyak ngayon. Hayaan niyo muna akong umiyak, kahit ngayon lang. Ayoko na pong magmakaawa sa kanila na paniwalaan ako. Kakalimutan ko sila. Tutal hindi naman po ako buntis. Hindi na muling nagsalita si Lola. Hinimas niya lang ang likod ko hanggang sa unti-unting nagsawa ang mata ko sa kakaluha. Lumipas ang mahabang sandali at umalis na ako sa pagkakayakap kay Lola. Huminto na ang iyak ko. Pinahid ni Lola ang natirang tuyong luha sa pisngi ko. Venus, mahiga ka muna. Ipahinga mo ang mata mo. Kapag medyo madilim na tayo aalis. Para hindi na natin makita pa ang kahit sino sa kanila. Tumanggaw ako kay Lola at nahiga sa kama. Tutal ay umalis naman si Ace. Hindi naman siguro na niya kami maabutin pamamaya kapag nakauwi na ito kahit magstay lang kami ng ilang minuto. Nagpahinga ako habang tinapos ni Lola ang pag-check sa mga dadalhin namin na gamit. Ilang sandali naman ay narinig namin ang mahihinang katok at nang pinagbuksan ni Lola ay sina Ate Gladi at Ate Trish, yun. May dala silang tray ng pagkain. Doon ko lang naalala na gutom ako dahil kumalam na ang sikmura ko. Natakam ako at sinigang na hipon ang dala nilang ulam, tira raw kaninang tanghol. Sakto na parang gusto kong tumikim ng maasim. Kumain muna kayo bago umalis, Nanay Lisa at Venus. Babiyahe pa kayo, para may lakas kayo. Malungkot na sabi ni Ate Gladi. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? Naging napakabait niyo sa akin sa ilang taon na pagtatrabaho ko dito, pati na rin sa apo ko. Malungkot na sabi naman ni Lola Lisa sa dalawa. Nagyakapan pa sila na nauwi sa iyakan. Ikaw naman, Nanay Lisa. Pwede pa naman tayong magkita. Sabihan niyo lang kami ni Gladi at dadalawin namin kayo. Sambit naman ni Ate Trish matapos humiwalay kay Lola at nagpahid na ng luha. Gusto niyo sa next day off ay dadalawin namin kayo. Mag-inuman kami nila Venus. Hindi ba, Bibi, huwag ka nang malungkot, babalikan ka din ni Sir Ace kapag kumalma na, yun. Sobrang mahal ka lang niya kaya hindi niya matanggap ang ginawa ng Grayson na, yun. Hayaan mo at hahanap kami ng ebidensya para mapawalang sala ka. Magmanman kami dyan sa Grayson na, yan. Mahabang sabi ni Ate Gladi na umiikot pa ang mata sa gigil kay Grayson. Nawala tuloy ang paggalang nito sa lalaki. Oo nga, Venus. Saan ba kayo titira niyan? Para makadalaw kami. Kikaw may nari na lagi lang kami nandito sa mansion. Tanong ni Ate Trish. Nagkatinginan kami ni Lola. Sinanay lang ang pwede naming puntahan at hindi pa naman namin nasasabi ang nangyari sa amin. Ola, pwede po bang sa hotel muna tayo tumuloy kahit ngayong gabi lang? Hindi pa po kasi ako handang magkwento kila nanay. Hindi ako magiging komportable. Tsaka baka nandun pa si Tito at ayoko na maging cause pa ako ng away nila kapag doon muna tayo titira. Ayoko na intindihin pa ako ni nanay. Sambit ko, pumayag naman si Lola. Binigay naman daw ang sahod niya. May tira din akong pera. Sina Ate Gladi at Ate Trish ay biglang nag-abot din na pandagdag na gastos sa amin na umabot ng 10,000. Tumanggi pa kami pero dala talaga nila ang pera bago pumunta dito sa kwarto dahil alam naman nila ang sitwasyon namin na hirap sa buhay. Sobrang pasalamat namin sa kanila at mahihigpit na yakap ang pinagsaluhan namin. Oh siya, baka magkaiyakan na naman tayo bago kayo umalis. Saway ni Ate Gladi na sumusinghot na nga dahil mukhang papatulo na ang luha. Pupuntahan daw kayo ni Nanay Aim dito at magpapalim din. Take your time lang. Magkasama naman na umalis sina Sir Ace at Don Ramon matapos niyo mag-usap kanina, Venus. Tapos yung magpinsan at si Donya Tasha, kaalis-alis lang. Ang narinig ko kakain daw sila sa labas. Kaya kahit hindi kayo magmadali, gagabihin naman siguro sila. Nakakapanlumo ang mga naririnig ko. Si Ace, hindi man lang ako kayang tanawin sa huling saglit. Pero agad ko rin inalis siya sa isip ko para hindi na maiyak dahil baka mag-derecho na naman ang luha ko.
Kinain namin ni Lola ang dala nilang pagkain at kahit papaano naman ay bumalik ang lakas ko. Ang dami kong nakain at sarap na sarap ako sa sinigang na hipon. Nagpababa na lang kami ni Lola ng kinain. Halos madilim na rin ang umalis kami ng mansion. Isang sulyap pa ang pinakawalan ko bago tinalikuran ang naging tahanan ko sa kulang 3 buwan. Natatandaan ko pa ng unang araw na tumapak ako doon. Sobrang namangha ako at hindi ko akalain na makakatira sa ganoong kaengranding bahay. Ngayon ay bangungot na lang ang mansion na yun sa akin. Nakalabas na kami sa exclusive village. Naglakad lang kami dahil hindi naman ganoon kalayo ang mansion hanggang sa main gate ng village. Lola, kaya niyo pa po ba? Ako na po ang magbubuhat ng bag. Dala ni Lola ang malaking backpack at meron pang shoulder bag na bitbit. Mas marami naman ang bitbit ko dahil nagpumilit ako, ayoko itong mapagod. Pero naawa pa rin ako sa matanda. Kung nandoon lang siguro si Kuya Anton sa mansion ay baka nakiusap ako na ihatid kami sa pinakamalapit na mumurohing hotel, eh. Kaso kasama raw nila Doña Tasha. Hindi na, Venus. Malakas ang katawan ko. Kaya, kung buhatin ito, tsaka ang dami mo nang dala. Nagpatuloy na lang kami sa paglakad ni Lola hanggang sa makarating kami sa may highway. Doon lang kami nag-abang sa may sideway. Kung meron lang sana akong cellphone para makabook ako ng Grab at hindi na kami maghintay ng dumadaan na taxi, kaso basag na, eh. Hindi pa naman ganun kadalas ang dumadaan na taxi dito dahil halos mayayaman ang nakatira sa area at de kotse. Ilang minuto na kaming nag-aabang ng taxi nang biglang may rumaragasang sasakyan na tila nawala ng preno ang biglang bumulusok na yumandar papunta sa kinatatayuan namin. Nanlaki ang mata ko sa pagkabigla sa bilis ng pangyayari. Apo, tabi, sigaw ni Lola na bigla akong tinulak at natamba ako sa pinakagilid ng sideways. Mabilis ang pangyayari at nakaramdam ako ng sakit ng katawan dulot ng malakas na pagkakatulak ni Lola. Napapikit ako habang nakasalampak sa semento. Ilang sandali lang ay narinig ko ang malakas na bangga ng sasakyan sa pader. Agad na dinaga ang dibdib ko. Lola, pinilit kong tingnan si Lola kung okay lang siya. Bumangon ako kahit ramdam ko ang sakit dahil sa gasgas ng balat na kumaskas sa semento. Agad kong sinipat si Lola kung napaano ito. Pero nakaupo pa lang ako ay biglang nanlumo na ako nang nakita si Lola na nakasalampak sa semento at hindi gumagalaw. Sobrang ingay na ng paligid dahil sa mga busina ng sasakyan. Yung kotse na rumaragasa kanina ay tumama sa pader. May isa pang sasakyan na nadamay na hamarang sa daan. Nag-traffic na, pero nabalewala lahat ng ingay ng kalsada dahil tumahip ang dibdib ko. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko na parang tambol. Nanlata ako na hindi ko maintindihan. Lola, honest ko na pinilit tumayo. Baka natambo lang si Lola. Pero nang tuluyan akong tumayo ay halos mahimatay ako nang makita ang kumalat na dugo sa may ulo ni Lola. Mula sa ilaw ng poste ay naaninag ko, yun. Lola, hindi ko alam kung gaano kalakas ang sigaw ko at humakbang papalapit sa nakahigang matanda. Lola, bigla ay nanginag ang buong kalamnan ko ng paglapit ko at tumama ang ulo ni Lola sa semento. Puro dugo iyon, Venus. Apo, nagawa pang sabihin ni Lola na halatang pinilit lang ang magsalita. Tulong, tulong, tulungan niyo ang Lola, parang awa niyo na. Sigaw ko, bigla ay tumayo ako, nagsisigaw pa kahit panggal na ang bibig ko. Hanggang sa biglang nawala ng buhay ang tuhod ko. Bumigay na at muling napaluhod at tiningnan si Lola. Ang daming dugo, kulang na lang ay pati ako ay mahihimatay. Ambulansya, please tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ko sa kawalan. May mga nulinangan akong tao na nagsilapat. Diyos ko! Tumawag kayo ng ambulansya. Narinig kong sigaw ng kung sino. Lola, please, huwag kang bibitaw. Dadalin ka namin sa ospital. Venus nang hihina na sambit ni Lola, mag-aral ka, ha Diyos ko, Lola, huwag na po kayo magsalita. Manghihina po kayo. Tatawag na po ng ambulansya. Muli akong lumingon sa paligid. Tulong please. Maawa kayo, tulong, may ilan ng tao na nakapalibot. Muli kong binaling ang tingin kay Lola. Nakapikit na ito. Lola please, huwag niyo naman akong iwan. Paano na ako mag-aaral? Ako please, para sa'yo magtatapos ako. Ikaw ang gusto kong magsabit ng medal sa leeg ko Lola. Hagugol ko dahil ramdam ko na ang matinding sakit na dinadanas ni Lola, Venus, mahal na mahal ka ni Lola, anas ni Lola habang nakapikit.
Lola, huwag po kayo magsalita ng ganyan, please, natatakot na ako. Gusto ko sanang yakapin si Lola pero alam kong hindi pwede galawin ang katawan niya dahil baka lalo itong mabalian ng buto. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming naghintay hanggang sa may dumating na ambulance. Isinakay si Lola sa stretcher. Wala na akong pakialam sa lahat. Pati mga gamit namin ay iniwan ko. Tanging backpack lang na suot ang nabitbit ko. Yung nasa kotse na nakabangga sa amin ay mukhang patay na ang driver sa pagkakarinig ko at may kasama itong babae na sugatan. Inatake daw sa puso ang driver dahil nag-away sila noong babae kaya hindi na nakontrol ang takbo ng sasakyan at nabangga sa pader. Lola, please lumaban ka para sakin. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Lola habang pinipisil iyon. Nakapikit na kasi si Lola at hindi na gumagalaw. Hinahawakan ko ang pulso nito habang labis ang kaba. May pintig pa naman ang puso nito kaya labis ang dasal ko na makarating kami sa ospital. Mabilis ang naging biyahe at nakarating kami sa emergency ng ospital kung saan ako nagpa-pregnancy test. Lola, nandito na po tayo. Gagamutin ka na po, hawak ko pa rin ang kamay ni Lola habang itinatakbo papunta ng emergency room. Nagulat ako nang biglang may sumalubong sa amin na doktor na nagulat nang nakita ako. Doc Gino. Pero alisto si Doc Gino at binaling agad kay Lola ang atensyon. Anong nangyari? Bigla ay nag-alala ito na tiningnan si Lola. Pinulsuhan nito si Lola at napangiwi ito. Doc, ang Lola ko iligtas niyo please. Pagmamakaawa ko, hindi na ako nagawang tingnan ni Doc Gino at agad na inalalayan ang stretcher at dinala si Lola sa isang side kung saan tinakpan lang ng kurtina. Naririnig ko na lang na nire-revive nila si Lola. Bawat patak ng segundo ay gusto kong ipahinto sabay ng time time ne dasal hanggang sa marinig ko ang salitang nakapanlulumo. Time of death, 7:35 PM no. Sigaw ng utak ko bigla at napaluhod ako sa sahig. Basang-basa ang mukha ko ng luha, sipon at pawis. Naging tahimik ang pag-iyak ko. Yumuyuyog ang balikat ko. Exhausted na ako. Bakit nabuhay pa ako? Sana kasama na ako sa namatay. Ilang sandali ay nakita ko ang paa na papalapit sa akin. Inangat ko ang tingin at nagtama ang mata namin ni Doc Gino. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na awa. Lumuhad ito para magpantay ang mukha namin. Stranger pa rin siya sa akin pero wala akong makapitan ngayon. Tinawid ko ang pagitan namin para yakapin siya ng mahigpit. Doc, bakit ako iniwan ni Lola? Wala na akong kakampi. Bakit? Nagkaroon na ng tunog ang iyak ko. Vinusyam akap ito pabalik at nimas ang likod ko. Tama na masama sa'yo ang sobrang lungkot. You're pregnant. Panipik. After 5 years Saavedra, Michael ako na ang next. Kinakabahan na sabi ko sa isip habang naghihintay sa gilid ng stage para tawagin ang pangalan ko. Kinakabahan ako kahit naka-attend naman ako ng practice. Hanggang sa nakita ko na tapos ng makipagkamay ang classmate kong si Michael sa mga taong nasa stage. Sebastian, Venus, cum laude. Nagpakawala ako ng buga ng hangin sa dibdib para mabawasan ang kaba. Narinig ko pa ang palakpak ng mga classmate ko nang nagsimula akong humakbang sa ilang baitang ng hagdan bago tuluyang makaakyat sa stage. Bawat hakbang ay kalkulado ko. Ayokong matapilok o madapa. Ayokong sirain ang moment na, ta. Bawat hakbang ko sa simula ng katuparan ng pangarap ay inaalay ko kay Lola. Hindi man ang pangarap nitong summa cum laude ay sigurado akong proud ito na nakapagtapos ako. Ito ang isa sa mga huling sinabi niya bago malagutan ng hininga. Ang magtapos ako ng pag-aaral. Sigurado na kung nandito si Lola ngayon ay baka magtatalon na, yun sa tuwa. Kaya sigurado ako na mula sa langit ay pinapanood ako ni Lola at kagaya ko at masaya ito at kontento na sa narating ko. Hanggang sa makarating ako sa mga nakatayong tao na isa-isa kong kakamayan. May ngiti sa labi ko silang hinawakan sa kamay. Bakas sa bawat isa sa kanila ang paghanga sa akin. Hindi ko naman sila masisisi. Kahit sino ang tumingin sa akin ay napapahinto talaga. Sinabayan pa kasi ng magandang make-up ang mukha ko. Kahit naman walang make-up ay sanay ako sa ganoong mga reaksyon ng mga tao na napapatitig sa mukha ko. Nang makababa na ako sa stage ay narinig ko pa ang mumunting palakpak ng iba kong classmate. Hanggang sa naupo muli ako sa silya namin ay panay ang congratulate nila sa akin.
Partikular ang mga kalalakihan na mahilig magpapansin sa akin. Campus crush akong maituturing. Sikat na sikat sa university na ito. Maraming nanliligaw. May mga anak pa ng pulit ko, artista, varsity player. Mga galing sa dekalibreng pamilya na inaayawan ko. Susme, may trauma na akong makipagrelasyon sa mayayaman. Hindi ko sila pinapansin at nagsunog ng kilay. Sa nagdaang taon talaga ay malaki rin ang pinagbago ko. Mas nag-iba ang ganda ko. Mas nag-mature. Pinilit ko kasi na ayusin ang sarili ko at hindi magpakalosyang dahil sa pagiging broken-hearted. Walang nag-a-call na single mom ako ng kambal. Isang babae at isang lalaki. They are 4 years old now. Sobrang cute nila na hindi ko man ginusto kung saan nagmana ang itsura ay sobrang mahal na mahal ko. Yes, they both look like their father. They are Gavin and Georgia. Ni hindi ko pinag-isipan ang mga pangalan nila. Nang nalaman ko kasi na buntis ako ay grabe ang lungkot na dinanas ko. Hindi ko matanggap na magkakaroon kami ng anak ng lalaking kinamumuhian ko. Lalaking sinisisi ko sa pagkamatay ni Lola 5 years ago. Matapos mamatay ni Lola ay tumira ako sa tita ko na nasa probinsya. Nakiusap ang nanay ko sa kapatid niya para patirahin ako. Sobrang naawa din si nanay sa nangyari sa akin, pero nang mga panahon na leon ay may dagok silang pinagdadaanan ng bago niyang asawa. Nawalan ng trabaho si tito kaya hindi pa ako pwedeng karguhin ni nanay. Mas ginusto ko rin ang nangyari na malayo sa pamilya muna. Gusto ko mapag-isa. Buhay probinsya ang ginawa ko. Halos lugmok ako habang nagbubuntis. Nakaranas ako ng depression lalo na tuwing may mga taong nakakakita na nabuntis ako sa batang edad at walang kasamang asawa tuwing magpapa-checkup sa center. Sobrang nahihiya ako at pakiramdam ko ay napariwara ang buhay ko. Pakiramdam ko ay lagi akong pinagchismisan. Ang dami kong naranasan na pagbabago sa katawan. Nagel-ihi ako, nagsusuka, at kung ano-ano pang sintomas ang naranasan ko. Ginabayan naman ako ng tiyahin ko sa pagbubuntis. Naging maslan iyon dahil masyado pa akong bata. Tapos nang pina-ultrasound ako at nalaman ko na buntis ako ay sobrang natakot ako. Hindi ko alam kung paano bubuhayin ang anak ko. Tinatawagan naman ako ng nanay at tatay ko at nangangamusta. Binibigyan ako ng lakas ng loob na lumaban. Nang nagsimula akong tumira sa probinsya ay nagpapadala na si nanay sa akin ng malaking halaga buwan-buwan. Ang sabi ni nanay ay may sideline daw siya na malaki ang sahod. Pero kung may isang tao na hindi ko expected na tutulong sa akin ay, yung doktor na nakilala ko. Si Doc Gino Laksamana. Matapos kong malaman na may inutusan siya na laboratory staff para gawing negative ang result ng pregnancy test ay lubos akong nagpasalamat sa kanya. Utang na loob ko kung bakit hindi napasa kamay ng mga Ibanez ang babies ko. Natakot lang ako dahil baka pati si Doc Gino at ang ospital ay madamay dahil sa pamemiki ng resulta. Sinabihan naman ako ni Gino na pwede naman nilang malusutan iyon dahil may mga process pa na pagdadaanan bago sabihin na buntis ang babae. May mga sinabi siyang medical terms na hindi na maarap ng isip ko kaya nagtiwala na lang ako sa kanya. Sa sobrang lugmok ko ng gabing nangyari ang pagkamatay ni Lola ay si Doc Gino ang tumulong sa akin hanggang sa maipalibing si Lola. Ayoko man natanggapin ang tulong nito ay wala akong nagawa dahil nagipit na rin ang pamilya namin. Siguro ay kung wala siya ay hindi ko alam kung paano maipapalibing si Lola. Lahat ng gastos sa ospital ay sinagot niya. Pati pampalibing. Lahat iyon ay sinabi kong babayaran ko. Naramdaman ko kasi na halos awa na lang ang naramdaman sa akin ng doktor matapos kong may kwento ang talambuhay ko kung bakit humantong sa ganun ang kapalaran ko. Hindi natudukan ang pag-uusap namin ni Doc Gino matapos malibing ni Lola. Nang nasa probinsya ako ay kinukumusta niya pa rin ako. Binigyan niya ako ng lumang cellphone noong huling lumi ni Lola kaya. Natatawagan niya ako. Kinapalan ko na ang mukha ko at walang wala rin naman ako, kaya tinanggap ko, yun. Duda rin naman ako na kaibigan lang ang tingin sa akin ni Doc dahil lagi itong nag-aalala sa akin. Bukod sa awa ay ramdam ko na gusto ako ni Dick Gino. Gusto ko man siya iwasan ay nakakatulong siya sa pag-cope ko ng depression habang buntis kaya pinagsawalang bahala ko muna ang pagiging malapit nito. Naging mag-textmate kami, call me, hindi lumilipas ang 2 araw na hindi ito magpaparamdam sa text. Hanggang doon lang naman kami.
Nang makapanganak ako ay si Doc Gino rin ang tumulong sa akin sa gastusin, nagpadala ito ng pera. Nahahalata ng mga kamag-anak ko na may gusto ang doktor sa akin, pero sinasabi ko na lang sa kanila na naaawa lang ito sa sitwasyon ko. Pero nagulat ako nang dinalaw ako ni Doc Gino sa ospital nang ma-discharge na ako matapos manganak. Sobrang nahiya pa ako sa effort na ginawa nito. Hindi ko inakala na magkikita pa kami sa personal. Nagtapat naman si Gino na kinausap niya ang nanay ko na ibigay ang address ko dito sa probinsya para personal na madalaw. Umamin rin ito sa akin na lahat ng pera na pinapadala ni nanay sa akin ay sa kanya nang galing. Bigla ay para akong nagkaroon ng utang na loob kay Gino. Tinanong ko naman ito ng derecho sa intensyon nito, umamin naman ito na may gusto sa akin. Pero dahil daw alam niyang broken-hearted ako ay hindi siya manliligaw. Nilinaw niya na yung binigay niyang tulong sa akin ay bukal sa loob nito at hindi humihingi ng kapalit. Kinuha kong ninong si Gino nang pinabinyagan ko ang kambal. Lumipas pa ang isang taon at doon ako nagpasya na mag-aaral na. Tumira ako muli kasama ng nanay ko. Si nanay na rin ang nag-aalaga ng kambal. Lumipat na rin kami ng bahay na mas malaki. Nagkaroon kasi ang asawa ni nanay ng trabaho sa hospital bilang office staff. Sa tulong ni Gino ay nakapasok ako sa isa sa pinakatanyag na university. Nagpalit ako ng kurso, imbes na engineering ay lumipat ako sa business course. Mabuti at na-credit ang mga units na natapos ko na. Sa yaman ng mga laksama ay para lang silang bumili ng candy sa pinangtusto sa pag-aaral ko. Naging scholar ako ng mga laksama na. Ganun pa man. Tinuturing kong utang na loob lahat kay Gino ang ginawa niya sa akin. Sobrang bait niya sa akin ay hindi ko naman malaman pa sa sarili ko kung nagugustuhan ko siya o hindi. Hindi naman opisyal na nanliligaw sa akin si Gino ay halata sa kilos nito na espesyal ako. Pinakilala pa ako ni Gino sa mommy niya bilang scholar. Natakot ako ng time na yun kasi baka isipin nito na girlfriend ako ng anak niya. Baka isipin na gold digger ako. Pero mabait ang mommy ni Gino, yun lang medyo trauma talaga ako sa mayayaman. Naalala ko pa si Doña Tasha na mabalt naman sa akin, pero nag-iba ang turing ng kinampihan ang pamangkin nito na si Grayson. Hinayaan ko na lang muna si Gino sa mga gusto nitong gawin. Ayoko ma-distract sa pag-iisip sa kanya habang nag-aaral. Tutal, more on sa text at tawag lang kami nagkakamustahan. Minsan dumadalaw si Gino sa bahay namin para kumustahin ang mga inaanak nito. Galante ito sa kambal at kulang na lang ay mapuno ng regalo ang bahay ni nanay. Naging kaibigan ko din ang kapatid ni Gino na si Madel, siya yung kasama ni Gino doon sa supermarket nang una kaming nagkita. Minsan sinasama siya ni Gino kapag dumadalaw sa inaanak niya. Lumipas nga ang ilang taon at nagsunog ako ng kilay. Sa tindi ng kagustuhan ko na makapagtapos ay ngayon nga ay graduate na ako. Pinangarap kong maging mayaman. Kasing yaman ng mga Ibanez. Gusto ko na kapag magkikita kami ng lalaking samire sa akin ay hindi na ako manliliit sa sarili ko. Ipamumuka ko sa kanya na kaya kong umahan sa hirap. Hindi gaya ng ginawa nitong halos binayaran ang katawan ko at pinamukha kung gaano ako kababa. Sa tindi ng galit ko kay Ace ay hindi ko na yata ito kayang patawarin kahit lumuha pa ito ng dugo. Siya lang naman ang sinisisi ko sa pagkamatay kay Lola. Natatandaan ko pang nagmakaawa ako sa kanya na ako na lang ang palayasin. Pinanggako ko sa sarili ko na hindi makikilala ni Ace ang mga anak namin. Sigurado naman akong hindi niya ako hinanap. Dahil kung hinanap niya ako ay malamang na malalaman nitong may anak kami. Kaya itatago ko ang anak ko sa kanya. Kaya kung itaguyod ang mga anak ko na akong mag-isa lang. Kung sakali man na magkita kami ni Ace Brian Ibanez. Who you? Na siya sa akin. Kaya nga business course ang kinuha ko para makapagpatayo ako ng sariling negosyo. Iniisip ko na kukuha ako ng experience kahit isa o dalawang taon. Mag-iipon na rin pampi tayo ng sariling business. At kapag mayaman na ako ay gusto ko rin mabayaran lahat ng utang na loob ko kay Gino. Venus, napakislot ako mula sa pagbabaliktanaw sa buhay ko nang tinapik ako ng katabi ko. Pinatatawag na kasi ako ng dean namin para magpunta sa area kung saan nakapila na ang mga bibigyan ng parangal. Tumayo ako mula sa kinauupuan at ilang saglit lang ay kasama ko na ang ibang graduates with honor. Hanggang sa nagsimula na ang program para sa pagsasabit ng medal.
Si nanay ang nagsabit ng medal ko. Matapos namin na bumaba sa stage ay naging madamdamin pa kami ni nanay na nagyakapan sa gilid ng stage. Sinabi nito sa akin kung gaano ito ka-proud sa pagsisikap ko. Humingi ng tawad sa mga pagkukulang nito bilang ina. Matapos ang program ay umuwi na kami ni nanay. Halos maiyak ako nang pagbukas namin ng pinto ng bahay namin ay biglang may nagpasabog ng confetti. Congratulations! Masayang bati ng mga tao na nasa loob ng bahay. Nagulat ako sa sorpresa na bumungad sa akin. Naroon pati si tita ko na nag-alaga sa akin habang buntis. Gino, napahawak na lang ako sa gulat nang makita si Gino na may hawak ng cake na may nakasulat na Congratulations, congrats, Ate Venus. Grabe, sobrang ganda mo talaga. Kaya nababaliw si Kuyel, bigla ay napalingon si Gino sa kapatid. Nakita ko pang pinandilatan nito ng mata si Madel. Oh, bakit, kuya? Graduate na si Ate Venus. Pwede ka nang pumorma. Tukso ng kaibigan kong si Madel. Madel, bigla ay tinaasan ni Gino ang kapatid ng boses at halatang sinasaway. Kilala ko si Madel na may pagkamukulit. Nagkasama din kami sa university dahil doon din siya nag-aral. Mas ahead nga lang siya nakagraduate, 21 years old na siya at 23 na ako. Si Gino naman ay 29 years old na ngayon. Sorry, Venus. Ito kasing si Madel, inuunahan ako. Bigla akong namula, may laman ang sinabi ni Gino. Congratulations, Mama. Bigla ay naagaw ang atensyon ko ng kambal na nagtatakbo papunta sa akin. Mas lumuwag ang ngiti ko at sinalubong sila na iyakap. Sobrang cute ng mga anak ko na nakatodo bihis pa. Pareho silang may hawak na balloons. Gavin, Georgia. Parang napawi ang pagod ko mula sa maghapong program nang makita ko ang mga pinakamamahal kong anak. Congratulations, Mama. We love you. We're so proud of you. Halos maiyak ako sa pagbati ng dalawa kong anak. Ang cute ng mga boses nila. Ang sarap sa tainga ng mga bati nila. Halika muna at doon tayo sa sala. Mag-celebrate tayo. Pag-aya ni nanay dahil nandito pa kami sa bungad ng bahay. Nakita kong kinuha ni Madel ang hawak na cake ni Gino. Binuhat ni Gino si Gavin at ako naman ang nagbuhat kay Georgia. Grabe, Ate Venus. Sobrang ganda mo. Kahit wala ka naman na make-up, maganda ka na. Titig na titig pa rin si Madel sa akin. Salamat, Madel. Ikaw talaga bolero ka. Nagsipag-upo na kami sa sala at nagsimula nang maghain si nanay para sa amin. Hey, Venus. I have good news for you. Biglang singit naman ni Gino habang naghihintay na ng pagkain. Tiningnan ko si Gino na saglit munang natulala sa akin. Hindi ito sanay na nakatodo ayos ako. Since, hindi mo gustong magtrabaho sa ospital kagaya ng offer ko. May HR manager akong kaibigan na naghahanap ng empleyado para sa multinational company. Are you interested? Bigla ay lumiwanag ang mukha ko. Though dati pa ay nag-offer na si Gino na kung gusto kong magtrabaho sa opisina ng ospital niya ay welcome ako. Pero hindi ko gusto dahil maaalala ko lang ang lola ko na doon namatay sa ospital. Really? Panipik? Yes, isang tawag ko lang sa kanya ay pwede ka na niyang invite sa interview. Maraming salamat, Gino. Sobrang laking tulong, yun sa akin. Basta ikaw, Venus. Nakangiting sabi ni Gino sa akin na halata na sobrang nagagandahan sa akin ngayon. Basta ikaw, nanginginig pa, biglang singit naman ni Madel. Sa liit ng sala ay dinag ang usapan namin. Bigla ay tinukso na kami ng lahat ng mga taong naroon sa sala. Yehey, ninong Gino, pwede niyo po ba I love na si Mama, para may papa na kami? Biglang sabi ni Georgia. Bigla ay natigilan ang lahat sa narinig mula sa bata habang ako naman ay biglang nag-init ang pisngi at pulang-pula ang mukha. Manong, may ibibilis pa po ba tayo? Tanong ko sa taxi driver. Nako, hiha, baka mapabilis din ang pagkikita namin ni San Pedro. Sagot naman ng taxi driver na sumulyap pa mula sa rearview mirror at pinasadahan ng malagkit na tingin ang mukha ko. Napatingin ako sa wristwatch at 30 minutes na lang bago ang scheduled interview ko. Napapailing na lang ang driver sa akin. Mukhang natatarayan sa akin. Paano ba naman kasi siya hindi babagal sa takbo ay puro sulyap yata sa mukha ko ang ginagawa. Napabuntong hininga na lang ako at hinalukip-kap ang bag.
Tama naman si Manong dahil mas importante ang safety ko kaysa makaabot sa interview ko ngayon sa trabaho. Tumingin na lang ako sa kalsada habang tumatakbo ang sasakyan. Nag-alala kasi ako kanina dahil may sinat si Gavin kanina bago ako pumasok. Nahirapan tuloy akong umalis at iwan siya dahil naghabol sa akin. Mabuti na lang at inisikaso ni nanay kanina bago ako umalis at siya na ang bahala. Sana lang ay hindi ganun kahigpit sa oras ang kumpanya na i-applyan ko sa mga interviewee. Nang nakaraang linggo ako nakagraduate at binanggit nga sa akin ni Gino ang tungkol sa kumpanya na ito. Though may backer ako dahil kalbigan ni Gino ang HR manager, ay ayoko naman ang dahil sa pagkakaroon ng backer kaya ako matatanggap. Gusto kong maging patas. Ayokong maging mapan lamang sa ibang applicant. Binigyan nga ako ng options ni Gino na kung gusto ko raw na magtayo ng business ay pwede naman daw niya akong pautangin kahit ilang milyon pa. Pero sobrang nahihiya na ako sa dami ng utang ko. Graduate na ako kaya ayoko ng dumpent sa mga tulong ni Gino kahit barya lang sa kanya ang nilalabas na pera. Sa wakas ay nakarating na ako sa building kung saan ako umaasa na matanggap ng trabaho. Nasa Makati ang office at medyo malayo sa tinitirhan namin. Kung sakaling matanggap ako ay planado na rin ang mga susunod kong hakbang. Gusto kong bumukod muna kay nanay at kukuha ako ng kasambahay na mag-aalaga kay Gavin at Georgia. Hindi ko kasi kakayanin na mawalay sa mga anak ko at umuwi ng every weekends. Gusto ko, kada uwi ko ng bahay ay mayayakap ko ang kambal. Hindi man praktikal dahil hindi ko pa naman alam kung magkano ang salary offer ay hindi ko kakayanin ang biyahe mula sa bahay nila nanay at sa prospective employer ko. Tsaka para makapag-concentrate na rin si nanay sa sister-in-law ko na graduating na sa elementary. I have an interview with the HR manager, ma'am. Malambing na bati ko sa receptionist na nakangiti sa akin. Hinagod muna nito ng tingin ang mukha ko sabay ngiti. Sinabi ko ang details ng interview at sinabi nito sa akin ang room A pupuntahan ko. Pagkarating doon ay agad akong inisikaso ng HR staff. Wow! Napakaganda mo naman, Ms. Sebastian. Nakangiting sambit naman staff. Mukhang mas matanda lang ito sa akin ng ilang taon. May pagka-boyish din ito. Salamat, naiilang nasabi ko. Hinagod pa kasi ako ng tingin ng staff kahit nakaupo na ako dito sa may silya. Nakasuot ako ng skirt at nalalantad ang maganda kong legs. Sakto naman ang fit ng blouse ko na kumurba sa hubog ng katawan ko. Kahit may anak na ako ay hindi rin mahahalata sa katawan ko. Mas lalo nga akong naging sexy sa paningin ko na mas may laman kesa noong wala pa akong anak. Hindi rin ako nagka-stretch marks, kaya kahit mag-two-piece swimsuit pa ako ay parang dalaga pa rin. Dinala ako ng staff sa isang kwarto kung saan may pinapasagutan siyang pre-employment exam. I'll go back after 20 minutes, Miss Sebastian. Ngumiti naman ako sa staff at nakita kung nag-blush ang babae. Pagkaalis ng babae ay sumeryeso na ako sa pagsagot. More on cognitive at personality test ang mga, yun. Bumalik ang staff matapos ang sinabi nitong time at mall akong iniwan para i-check daw nito ang result ng exam ko. Bumalik ito at sinabing pasado raw ako. Pinabalik niya ako sa table niya para mag-initial interview sa akin. More on personal ang interview nito. Matapos naman ang initial interview ng staff sa akin ay ipinasa niya ako sa HR manager na kaibigan ni Doc Gino. Have a seat, Ms. Sebastian. Maaliwalas na bati sa akin na binaling matapos ang tingin sa CV ko. May kakaibang ngiti sa labi nito. Maganda si ma'am at mukhang kaedad lang ni Gino. Ang banggit ni Gino ay asawa raw ito ng best friend niya. Matangan niyang binasa ang result pati ng exams ko. Well, maganda ang grades mo at graduate ka with honor, Miss Sebastian. Tumango na lang ako sabay tipid ng ngiti. Nagsimula na rin magtanong ang HR manager tungkol sa akin at sa expectation ko sa posisyon na ibibigay sa akin. Ilang minuto rin nagtagal ang interview at pasalamat ako sa Diyos na mukhang napabilib naman ang interviewer. Bago ako pinalabas ng HR manager, ay tinanong pa nito kung kami daw ni Gino na itinanggi ko. Yan talagang kaibigan ko, masyadong torpe. Sambit pa ni Madam na umiling. Naging one-day hiring ang process dahil matapos sa HR manager at pina-interview na ako sa magiging boss ko. Ang position kasi na in-applyin ko ay sa administrative department.
Pinapunta ako kung saang floor matatagpuan iyon at mabilis naman akong na-interview ng mismong admin manager na ang pangalan ay Sofia. Naging maayos naman ang takbo ng interview. Pinabalik na lang ako matapos ng lunch para sa resulta ng application ko. Halos magtatalon ako sa tuwa nang malaman na hired ako. Kahit saan ko paraanin ay mukhang na-back up na talaga ako ni Gino kaya madaling na ipasok. Nang araw din na iyon ay pinapirma ako ng kontrata. 25,000 ang starting salary ko at upon regularization ay nakalagay sa contract na magkakaroon ako ng salary increase na 5,000. Halos hindi ako makapaniwala sa swerte ko ngayong araw. Sesepat na rin ang sahod ko na, yun para sa pantustos ko sa kambal. Makakabayad ako ng upa at mag-aalaga sa mga anak ko. Binigyan na ako ng 4 sets of uniform. Tuwing Friday ay wash day. Pinaliwanag na rin sa akin ang duties and responsibilities ko. Officially ay next week na ako mag-start sa trabaho ko at doon ako ipapakilala sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Umuwi akong masaya sa resulta ng pag-a-apply ko ng trabaho. Masaya kong binalita kay nanay na tanggap ako sa trabaho. Talaga, anak. Opo, nay. Nagtatalon ako sa tuwa na niyakap pa si nanay na tumayo pa mula sa sofa. Yehey. Nagtatalon naman ang dalawang bata na naroon sa reaksyon namin ni nanay kahit hindi nila naiintindihan ang dahilan ng happiness namin. Matapos kong yakapin si nanay ay ang dalawang bata naman ang niyakap. May trabaho na si mama, mga baby. Nagtatalon na naman ang kambal. Natigilan naman ako saglit dahil kapag ganun ang reaksyon nila ay bigla kong naalala ang daddy nila. Si Gavin kasi ay baby version ni Ace kapag tumatawa. Hawig na hawig talaga si Gavin at Ace kapag tumatawa. Maraming beses ko na nakitang humahalaklak si Ace noong masaya pa kami. Particular kapag manghaharot na ito sa akin at nagpapahiwatig na gustong makipagkunwari minsan ay kinikiliti ako sa biwang tapos ay hahalaklak ito. Mauuwi ang simpleng harutan namin sa kama sa mainit na tagpo at ang ending at wasak ang panty at bra ko, at namamaga ang PA ko kinabukasan. Iniwas ko na lang ang isip kay Ace. Lagi naman ganito ang sitwasyon at nasanay na lang din ako na sumisingit siya sa isip ko lalo na kapag kaharap ang mga minimiya nito. Bakit ba kasi na ang matandang kumagna, yun ang naging kamukha ng dalawang ito. Napaka-unfair talaga ng buhay na ako ang nagdala ng siyam na buwan sa sinapupunan nila at ang walang hiya nilang ama ang naging kamukha. Niyakap ko na lang ang cute na kambal at ako ang nag-asikaso sa kanila matapos kong magbihis ng gabing iyon ay hindi ko nalimot na tumawag kay Gino para magpasalamat sa tulong nito sa akin sa paghahanap ng trabaho. Basta sa first salary mo, ay treat mo ako, ha? Ramdam kong nakangiti ang gwapong doktor mula sa kabilang linya. Oo naman, Doc. Ikaw pa ba? Kahit saan mo gusto ay ililibre kita. Naramdaman ko pa ang mahinang tawa ni Gino. Tumagal ng ilang minuto ang usapan namin bago ako nagpaalam. Kinabukasan ay nagpatulong na agad ko kay nanay na maghanap ng mag-aalaga sa kambal kapag lumipat na ako ng matitirhan malapit sa bago kong papasukan at sinabi naman ni nanay na may kakilala siyang yaya na pwedeng mag-alaga sa kambal. Nag-suggest naman si nanay na after 1 week na lang ako lumipat ng bahay habang nagtatrabaho. Para maalagan pa nito ang kambal at pumayag naman ako. Lumipas ang isang linggo at dumating na ang araw ng first day ko sa trabaho. Good morning, ma'am, Sofia, bati ko sa admin manager. Good morning, Venus. You look very stunning. Nakangiting papuri sa akin ang nasa mid-40s na babae na hinagod ako ng tingin. Sobrang sexy ko na tingnan sa baby blue na blouse at black skirt na 2 inches above the knee. Nakata kong din ako kaya mas enhanced ang matambok kong pout. Mabuti na nga lang at hindi pa, yun naubos ni Tandang Ace ng mga panahon na nagpakasasa siya sa katawan ko. Nasabihan na naman ako ng manager namin ng nakaraan tungkol sa mga policies kaya ipapakilala niya na lang daw ako sa mga kasamahan ko. May pagkakalug si Ma'am Sofia at mukhang magaan katrabaho. Halika na, Venus. Ipapakilala muna kita sa CEO. Well, under tayo ng executive office kaya ang CEO office ay narito sa floor na ito. Medyo may kasungitan ang boss natin kaya bawal pumalpak, ha? Itinuro pa ni Ma'am Sofia ang dulong pinto na nasa pinakasulok ng floor. May kanya-kanyang cubicle ang mga staff na nakikita kong seryosong nagtatrabaho. Nakatayo kasi kami ngayon kaya kita ko ang ulo ng ibang empleyado.
Halos 10 staff ng admin ang naroon. Malaking kumpanya kasi itong napasukan ko na ang line of business ay tungkol sa food products. Nag-e-export din ng mga produkto ang kumpanya. Naglakad na kami ni Ma'am Sofia at ramdam ko ang mga tinginan ng ibang empleyado mula sa mga cubicle nila. Pinilit kong, "Huwag kabahan," kahit na sinabi sa akin ni Ma'am Sofia na masungit ang CEO. Sa isip-isip ko ay may mas masungit pa rin siguro ang hinayupak kong ex-husband sa akin dati nang hindi pa kami mag-asawa. Hanggang sa nakarating kami sa tapat ng pinto. Kumatok si Ma'am Sofia at nang may nulinangan kaming boses ay binuksan nito ang pinto.